umaga po sa inyong lahat. Grupo kami ng mga on-call cleaner dito sa Mahara. Nais po namin manawagan sa lahat ng mga ahensya at makakanood ng video nyo ito. Tatawagan po namin ng pansin. Ayoko nga umiyak. POEA, Paolo Jeda, OWA, DFA at CSC. Rapid Tool po, GMA Network, at ang ating mahal na Pangulong Duterte. Nais na po namin umuwi. Nagtatrabaho po kami ng labis sa oras. Ang pasaporte po namin ay hindi po namin hawak. Typical at literal po na nakakulong po kami dito sa accommodation. Mapanganib po ang aming trabaho, ngunit ang aming insurance ay nasa type C lamang po. Kasama po kami sa mga no work, no pay policy. Tatlong buwan na po kaming walang trabaho. Ang food allowance po namin, inipit, late po namin nakuha, 150 SR, imbes na 300 SR. Ang huli naming sahod, sa buwan ng Marso ay nakuha namin ng unang linggo ng April. Nakuha po namin ng hindi buo at bawas. Hindi po sila humihinto sa pagkukumbinsi sa amin upang magtrabaho na tinatawag nilang part-time jobs, hospital at saka online shopper na naglagay po sa amin sa panganib. Sama-sama po kami sa mga, nahati po ang mga amin dito, mga banat. 150 po kami mahigit, nahati po sa dalawa, nagtatrabaho at hindi nagtatrabaho. Halo-halo po kami doon sa mga lumalabas para magtrabaho at saka mga nanatili para po maging ligtas. Patuloy pa rin po na tumataas ang COVID dito, kaya po may team po ang aming panawagan upang makauwi ng agaran. Nang kaya nyo po ng mas maaga, mas mabuti po. Sa ngayon po, papasa-pasa na po si Mr. Labat Munder po ang may hawak po sa amin sa kaso dito sa Jeddah. Pinasa po kami sa Riyadh dahil doon daw po ang main office. Binalik po kami ng Riyadh dahil nandito daw po kami sa Jeddah. So hindi na po namin alam kung kanino kami mananawagan, kaya ginawa na namin ang video na ito. Ngayong Sabado po ay nag-announce na kami ibabalik na sa pagtatrabaho. Nang wala man lang pasabi. Wala pa pong announcement ang hari na pwede na kami mag-operate. Ganun pa man, sinabi sa amin na kami babalik na sa trabaho. Ngunit ang pasahod ay 23 sa umaga, 23 sa hapon. Kawa pa, pag wala ka pong pasok ng umaga, wala ka rin sahod. Buong araw na wala kang schedule sa madam, so ang matatanggap mo lang is 10 SR. Nanihingi po kami sa inyo ng tulong. Gusto na po namin umuwi bukod po sa wala na po kami mga panusto sa mga pangangailangan namin. Pangunahin na po ang pagkain, mga gamit sa pansarili. Hindi na po kami makakasurvive ng tatlong buwan pa mahigit. Hanggang dito na lang po ang aming mga kakayanan. Kakayanan physical at pag-iisip. Kaya ginawa na po namin itong hakbang nito. Sana po mapakinggan ninyo. Nanawagan po din kami sa inyo, Sir Rapitol po, Mr. President Duterte. Sana po matulungan niyo po kami kasi ang hirap na po talaga dito. Lalo ngayon, ang dami namin problema. May problema dito, problema pa sa Pinas. Isa pa po. Lalo na po ako, nag-iisip na ako. Minsan, sarap na ako magpakamatay kasi siguro kung bangka, yung bangkay na ako, makakauwi ako. Pero yung buhay ako, alam ko hindi ako makakauwi kasi halos pinipigil na kami dito sa sa kampanye namin. Tapos yung embahada dito, halos hindi nila po kami matulungan. Iniisip ko po mga anak kung dami ko po problema. Minsan naisip ko tumakas na lang, naghahanap ako ng malapitan. Nagtulungan kami tumakas dito kasi hirap na po talaga kami. Parang awan nila po po, uwiin na po kami. Sa ngayon po, pili kong kinukuha ng mga representative ng Mahara ang mga itama namin ngayong araw na to at ngayong oras na to. Hindi naman po maipaliwanag kung bakit. So, please lang po, pakitulungan na po kami. Yung agency namin dyan sa na Sharp PH, ma'am Tess, maawa kayo sa amin. Alam ko hindi mo naintindihan yung salita ko dahil Tagalog. Alam ko English ka, pero may mga tauhan ka dyan na nakakaintindi ng Tagalog. Sana maawa naman kayo, mahabag kayo sa amin. Nung umalis kami dito, hindi kayo nahirapan na magkumbinsi sa amin na magtrabaho dito abroad. Pero ngayon na humihingi kami ng tulong sa inyo, pahirapan. Ilang email, ilang min, ano ba ang dapat namin gawin sa inyo? Sharp. Pero hindi kayo nakikinig. Sharp.
Ganon din po yung staff house at saka yung skills. Sana naman pakinggan niyo yung bawat tauhan niyo dito na i-deploy niyo dito. Hindi yung pagkatapos silang pagkakitaan. Ganon na lang, ibabasura niyo sila na hindi niyo na dapat tulungan. Dapat tulungan niyo pa rin, lalo na kabayan niyo sila. Oh, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, makauwi. Yun lang po, salamat.